ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak ay hindi kayang tumbasan ng kahit ano pa mang mga bagay. Hindi lamang sa dugo nakabase ang pagiging tunay na pamilya, pagkus ito ay nasusukat sa pagpapahalaga at pagmamahal. Katulad na lamang ng kwento na ito na nagpapakita ng pagmamahal ng isang ama sa isang bagay na hindi niya naman kadugo. Kung nais mong malaman ang buong kwento na ito, ay pagpatuloy mo lamang yung panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. Sa gitna ng mga mainit na labanan, sa pagitan ng mga di magkasundo na nilalang, ay nababaling ang kanilang atensyon sa pagbuo ng mga armas na siyang tatalo sa mga kalaban. Sa bawat labanan ay may iba't ibang klase ng pag-atake at depensa ang masisilayan mo. May mga hukbo na gumagamit ng matatanim at malalaking armas na gawa sa mga metal, at meron din namang gumagamit ng mga mahika. Kung kaya't sa oras ng giyera ay wala pang matatawag na perpektong makinarya o mahika. Ang mga tao ay isa sa mga pinakakinakatakutang hukbo pagdating sa mga giyera, sapagkat nagtataglay sila ng mas mataas na antas ng kaisipan. Gumagamit sila ng mga makinarya na produkto ng tinatawag nilang teknolohiya. Ang tao ay may dalawang angking lakas pagdating sa labanan. Ito ay ang physical na lakas at lakas ng kaisipan o pagiging matalino. May isang grupo ng mga tao na kung saan ay kilala sila sa pagkakaroon ng matalas at malalim na pag-iisip, at sila ay ang mga scientist, mga taong biyasa sa siyensya at teknolohiya. Ang ilan sa mga popular na scientist ay makikita mo sa Lab 1718, isang institusyon na kung saan naglalayong magkaroon ng kapayapaan sa ating mundo. Dito nila isinasagawa ang kakaibang paggamit ng kanilang talino. Hindi sila gumagawa ng mga kemikal o gamot sa lugar na ito, bagkus sila'y nakadestino sa Lab 1718 sapagkat natasan sila na gumawa ng mga armas pandigma. Ang kakaiba dito ay hindi lang baril o bomba ang ginagawa nila, bagkus gumagawa sila ng mga kawangis ng tao upang gawing armas sa mga kalaban. At ito ay kilala bilang mga androids. Kilalanin natin ang isa sa mga bida ng kwento na ito, at siya ay si Dr. Baker. Isa siya sa mga pinakamagaling na scientist ng Lab 1718. Si Dr. Baker ay isa sa palihim na hindi sumasang-ayon sa mga kasama niya sapagkat gumagamit sila ng totoong katawan ng tao upang gawin itong tila isang robot na pandigma. Sa tuwing nakikita ni Dr. Baker ang mga taong nagmamakaawa na palayain sila, ay nahahabag ang kanyang puso sapagkat naalala niya na ang kanyang sinumpaan noon bago pa man siya pumasok sa profesyon nito ay gagawa siya ng makabagong impormasyon na hindi makakasakit ng kanyang kapwa. Ang ganong klase ng sitwasyon ay araw-araw na nagaganap sa Lab 1718. Karamihan sa mga human experiment ay pumapalpak, kung kaya't maraming buhay na ang nasasakripisyo ng mga mad scientist na ito. Isang karangalan kasi sa kanila ang makabuo ng isang android na may kakayahan sa pakikipagdigmaan. Ang mga scientist na ito ay tinatanggal ang mga internal organs ng mga tao at nilalagyan nila ng mga programmed microchips. Binabago din nila ang katawan nito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga metal upang hindi agad ito masira sa giyera. Walang magawa si Dr. Baker kung kaya't nakikiayon na lamang siya. At isa sa pinaka-perpektong android na nagawa niya katulong ang ibang scientist ay si Alpha at Beta. Dumating ang isang araw at nagkaroon ng pag-uusap ang mga scientist. At maya-maya pa ay naglabas na ng salobin si Dr. Baker sa mariin niyang di pagsang-ayon sa ginagawa ng kanyang kasamahan. Sa araw na iyon mismo, kahit na masakit sa kanya ay tumiwalag na siya sa kanyang mga kasamahan sapagkat para sa kanya
ang pinakamagandang imbensyo ng tao ay ang pagmamahal at ang pag-asa. Lumipas ang ilang araw, ay nais pa rin ni Dr. Baker na ipagpatuloy ang kanyang profesyon. Nag-isip siya ng malalim kung paano ba siya gagawa ng isang kagamitang pandigma na hindi siya magsasakripisyo ng buhay ng kahit sino man. At maya-maya pa ay nakabuo siya ng isang konsepto. Gumawa siya ng isang mechanical human na kung saan gawa sa bakal ang mga buto nito. Meron din itong mga puppet strings at gumamit naman siya ng synthetic skin upang mas magmukhang tao ang kanyang proyekto. Nabura na sa isipan ni Dr. Baker na gawing isang kagamitang pandigma ang kanyang proyekto sapagkat sa bawat paghulma at pagbuo ng katawan nito ay unti-unti niyang naiisip na ituturing na lamang niya ito bilang kanyang tunay na anak na makakasama niya sa laboratorio at kasabay nito ang pagpatak ng kanyang maluwa na tanda ng isang dalisay na pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Kung kaya't ang imahe ng mechanical human na ito ay tila isang inosenteng bata lamang. Dahil sa kanyang paniniwala sa pag-asa at pagmamahal bilang isa sa pinakamagandang imbensyon ng tao, ay nais siyang ilipat ito sa kanyang imbensyon. Kung kaya't ang mechanical heart ng android na ito ay pinogram niya na magkaroon ng isang pinakanakakaantig na karanasan sa buong mundo. Isang umaga ay nagising na lamang si Dr. Baker nang may mapansin siya na tila may kakaibang kumikilos sa kanyang laboratorio. At nang buksan niyang pintuan ay sobrang natuwa siya sapagkat nagtagumpay siya sa kanyang kauna-unang proyekto na hindi gumagamit ng katawan ng tao. Niyakap niya ito ng mahigpit na tila isang ama na sabik makita ang kanyang anak. Ngunit maya-maya pa ay natigilan na lamang siya sapagkat inisip niya na baka masira ito sa higpit ng kanyang pagkakayakap. Napaluha na lamang muli siya nang magsalita ang mechanical human ng, "Hello, Dr. Baker." Isa ito sa indikasyon na nagtagumpay talaga siya. At sa mga tagpong iyon ay pinangalanan niya itong Angela sapagkat hinulma niya na tila isang anghel ang batang ito. Lumipas ang ilang mga araw ay naging mabait at napakamasunuri ni Angela sapagkat nais siyang maabot ang expectation ng taong gumawa sa kanya. Nag-aral itong mabuti kung paano ba kumilos ang isang tunay na tao at kung ano yung mga bagay na dapat malaman niya sa mundong kanyang ginagalawan. Naging masaya ang bawat araw ng dalawa dahil tila magaman na talaga ang turing nila sa isa't isa. Ngunit sa ating mundong ginagalawan ay hindi puro saya lamang ang ating mararanasan pagkus tayo'y makakaranas din ng matinding kalungkutan. Dumating ang isang araw na kung saan nalaman ng kanyang mga kasamahan na nakagawa si Dr. Baker ng isang tila tunay na tao na hindi nagsakripisyo ng kapwa nila. Tila imbis na matuwa sila ay inggit ang nanaig sa mga scientist na ito. Kinumbinsi nila ang kanilang mga sarili na sila ay pinagtaksila ni Dr. Baker sapagkat hindi man lang niya pinaalam ang kanyang nagawang imbensyon sa kapwa niya scientist sa Lab 1718. Kung kaya't nagplano ang mga ito na sirain si Angela at ipamatay si Dr. Baker kay Alpha at Beta. Isang gabi ay tila hindi mapakali si Dr. Baker. Hindi niya alam kung ano ang dahilan nito. At maya-maya ay bigla na lamang tumunog ang kanyang computer at nagbigay ito ng senyales na parating si Alpha at si Beta. Hindi alam ni Dr. Baker ang dahilan ng pagpunta nito sa kanya dahil hindi ito normal na pangyayari. Kung kaya't kahit papano ay di nawala sa kanya na makaramdam siya na baka may masamang magaganap. Nang malapit na si Alpha at si Beta, ay pinapatay nito ang lahat ng kanilang nakakasalubong. Mabilis na natunto ni Alpha ang bahay ng kanyang target at sabay na pinasabog ang harap ng bahay nila. Nagulat na lamang si Dr. Baker sapagkat tama nga ang kanyang hinala.
hindi na naisip ni Dr. Baker ang kanyang sarili bagkus, dali-dali niyang pinuntahan si Angela na mahimbing na natutulog. At agad-agad niyang ginising si Angela. Kumalabog ang pintuan na adya na nakapasok na si Alpha at si Beta sa kanilang laboratory. Umiiyak na si Angela sapagkat nakakaramdam din ito ng matinding kaba at alam niya din na may hinding magandang nagaganap. Tumungo si Dr. Baker at si Angela sa isang silid at doon ay may isang invention pala na ginawa si Dr. Baker noon na tinatawag na isang flight capsule. Agad na isinara nila ang pintuan upang hindi agad sila makita ni Alpha at ni Beta. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Angela na tila isang bata sapagkat hindi pa rin pala talaga sinasabi ni Dr. Baker kung ano ang tunay na nangyayari. Agad-agad ay inilagay ni Dr. Baker ang tumatangis na si Angela sa loob ng capsule. At bago man niya isara ang pintuan nito, ay nakatitig na lamang siya sa mukha ni Angela dahil baka iyon na ang huli nilang pagkikitang dalawa. Patuloy sa pag-iyak si Angela at tinatanong kung ano ba talagang tunay na nangyayari. Ang tanging sagot na lamang ni Dr. Baker ay, kailangan mo nang umalis, Angela. At nang maramdaman na ni Dr. Baker na malapit na sa pintuan si Alpha, ay bigla niyang iniwanan ng isang hapilin si Angela. Sinabi niya na kailangan mong hanapin ang aking kaibigan na si Dr. Rudy. Siya ang taong tutulong sa iyo. At pagkatapos na iyon, ay hindi natin mapigilan ni Dr. Baker ang pagpatak ng kanyang mga luha. At kasabay nito, ay niyakap niya sa pinakahuling saglit si Angela ng mahigpit. At sinabing, paalam sa iyo, Angela. Mag-iingat ka at huwag na huwag mong kakalimutan ang billing ko sa iyo. Maya-maya pa ay biglang winasak ni Alpha ang pintuan at mabilis na pinindot naman ni Dr. Baker ang buton ng flight capsule at sabay bulong ng paalam sa'yo, mahal kong anak. Doon na lamang napagtanto ni Angela na nasa panganib pala ang kanilang buhay kung kaya't hindi na niya mapigil ang kanyang pagtangis. Sa paglalakbay ni Angela ay nagkaroon ng isang napakalakas na ulan at tinamaan ng kidlat ang sinasakyan niya na siyang naging dahilan ng pagbagsak nito. Napadpad na lamang ang sinasakyan niyang flight capsule sa isang liblib na lugar sa Land of Dawn. Nasira ang isa sa paa ni Angela kung kaya't gumagapang na lamang siya palabas ng capsule. At sa mga tagpong iyon ay hindi niya kinalimutan ang bilin ng kanyang ama na hanapin si Dr. Rooney at kasama niya sa paglalakbay si Saber at si Johet. At ipinangako niya sa kanyang sarili na babalikan niya ang kanyang ama upang mailigtas itong muli. Ayan, so shoutout naman natin ngayon yung ating mga supportive na kaibigan sa channel na ito. So medyo madami to guys, it's about 122 ang shoutout natin. So abang-abang lang tayo. So let's start. Shoutout kay Zion Lozano, shoutout kay Just Simple Guy, shoutout kay Leo School 900, shoutout kay Jan Lester Oliver, shoutout kay Ian Sofia Remedio, shoutout kay WTF Moment, shoutout kay Lolly Gaming, shoutout kay QXEN, shoutout kay Roland De La Cruz, shoutout kay Ranking PH, shoutout kay Diofel Bula, shoutout kay Xpeer, shoutout kay Rosel Galvez, shoutout kay Arms Ango, shoutout kay Glenn Balaneg, shoutout kay Pancake Smasher, shoutout kay Eric Vlogson Gaming, shoutout kay CJ Suavillo, shoutout kay Yuri Espina, shoutout kay Ella Basbas 7, shoutout kay Charlemagne Mercado, shoutout kay Otako Warrior and K-pop Lover, shoutout kay Kenzie Play YT, shoutout kay Sofia Hincadto, shoutout kay Daryl Lucana, shoutout kay GamerX, shoutout kay Joseph Olia, shoutout kay Girly Conde, shoutout kay Sheila Gasmin, shoutout kay Kim PH,